Sagip Buhay. Sagip Buhay. Maghahatid sa inyo ng mga kaalaman upang sumagip ng buhay ng ating mga kababayan gamit ang mga halamang gamot sa ating kapaligiran. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Magsusulong ng patuloy na pagtuklas ng lunas ng mga sakit na nagpapahirap sa mamamayan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Magtuturo at magbibigay gabay sa kalusugan at kabuhayan upang umunlad ang sambayanan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Ang sasagip sa mga nawawala ng pag-asa dahil sa kanilang karamdaman at kahirapang nararanasan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Makakasama ninyo ang may likha ng mga produktong pinag-aralan, may bisa at subok na. Sagip Buhay. Narito si Patrick Rockel. Alam nyo ba, ang chlorophyll ay nagbibigay ng lunti o green sa mga dahon na kinakain natin? Kaya dulot nito ay kalusugan sa ating lahat. Sa tamang proseso, gamit ang tamang temperatura sa pagtutuyo ng mga dahon, ay makukuha ang chlorophyll. Kaya narito na ang Immune Advance. Immune Advance. May sangkap na lamundi, Vitex Negundo, malunggay, vitamin C at zinc. Immune Advance. The Power Immunity Vitamin. Ang Immune Advance ay may quad power, may 4 times more immunity. Kaya advance ang kalusugan sa green. Immune Advance is a support for a healthy immune system. Another quality product of Rich Corp. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay. At mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Citronella Andas. Citronella Andas. Ang kauna-unahan at natatanging all-natural derma antibody spray na magbibigay proteksyon laban sa virus, bacteria, fungi at insekto. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. Panlaban sa pandemya at nakamamatay na mikrobyo, nagtataglay ng pure citronella grass oil at water extract o hydrosol dahil distillation ang paggawa nito. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. 100% oil and water from green leaves of citronella. All natural ingredients. Ang inyong pangkontra at depensa sa laganap at ginatatakutang mga sakit. Citronella Andas All Natural Derma Antibody Spray. Protektado ka na. Detoxifier pa. Tanggal mga skin antigens. Panayad sa skin o kutis mo. Non-oily at hindi nakaka-dry. Citronella Andas All Natural Derma Antibody Spray. A quality product of Rich Corp. Enriches lives. Rich Corp. Hashtag Healthy Nation Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay at Gandang buhay mga kaibigan. Muli po tayo sa ating programang Sagip Buhay, dala ay kalusugan at kabuhayan. Sa sandaling oras ng ating talakayan, maghahatid kami ng mga mahalagang impormasyon upang makatulong sa pagpapagaan at pagsagip ng buhay sa bawat isa. Kaya iniimbitahan po namin kayo na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating FB page Puno Sagip Buhay at YouTube channel Puno Sagip Buhay. Tara, samahan niyo kami sa aming programang Sagip Buhay, Kalusugan at Kabuhayan. So, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, maraming nakikinig po dyan. Maraming salamat. Sana ay nandyan po kayo sa isang oras nating usapan. Good morning, Ma'am Cathy. Kamusta ka na dyan? Good morning sa iyo, yes. Pastor Patrick, at siyempre sa lahat ng ating mga masugid na tagasubaybay ng Sagip Buhay at siyempre ang ating himpilang Katipunan Channel.
At sana kung ano man po ang kanilang ginagawa, ano man po ang inyong ginagawa at saan man po kayo naroroon, halina kayo at samahan niyo po kami sa loob ng isang oras at dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan kahit na po ganito ang sitwasyon natin, nasa ilalim pa rin po tayo ng pandemya. At hindi lang yun, maulan, di ba, Sir Patrick? Yes, oo. Kaya, ilang weeks na, no? Talagang dire-diretso ang mga... itong weather natin, no? Yes. But anyway, basta masarap naman tumaulan nito. But of course, sabi nga natin, maging safe tayong lahat. At lalo na ngayon, dumadami naman ng cases ng dengue, di ba? Correct. Kaya para maiwasan ito, may mga previous episode tayo na diniscuss natin itong dengue virus na dala ng babaeng lamok, no? Mm-hmm. Kaya meron tayong mga produkto for that, no? So I hope balikan nila yung mga episodes na yan. Dito sa YouTube channel ko ng Sagit Buhay. Nako, isa na namang talakayan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, Sir Patrick. At yes. Ang ating pag-uusapan ngayon ay napakahalaga, Sir Patrick, kasi maraming Pilipino ang may ganitong uri ng sakit. So, yan ay kidney kung saan dinaanan mo, Sir Patrick. Yes, diba? Kaya ito yung talagang topic na siguro may babahagi ko yung maging experiences ko, no? But of course, sabi nga natin, maganda na yung aking kidney na ngayon, normal na, dahil nagkaroon ako ng kidney transplant, no, noong 2018. Kaya ibinabahagi ko naman sa ating mga tagapakinig kung paano natin i-maintain yung ating magandang kidney, no? At kung sakaling magkaroon ng mga problema, ito yung pinag-uusapan natin today, itong magandang topic natin, no? Kaya usapang kidney, kung kidney talk natin, ano yung mga warning signs, no, of kidney problem. So that pagka nakakita na sila ng mga sinyeras nito, eh dapat magpakita na sila sa urologist o kaya sa nephrologist, di ba? O sa mga doctors ng kidney para, you know, hindi umabot sa total na pagkasira ng kidney kasi pwede pang maagapan. Although, pag talagang nasira na yan, eh, irreversible ang damage sa kidney. Kaya mahal at saka nakamamatay. No? At yun ang ayaw nating mangyari. Kaya nga ang ating program is really Sagip Buhay. Diba? So, konting kaalaman, pero sa tamang proseso at sa tamang paggawa, no, may improve natin lahat. Okay? So, last time, nag-usap tayo dun dito about the kidney at pinag-usapan natin yung normal function ng kidney. Diba? Kung tawagin nga natin physiology. Oh. So natatandaan ba nila yung aking topic noon, yung awet bed? Kasi pag natandaan mo yung awet bed, yan ay yung paraan, no, kung paano natin mapapakita sa or malalaman ng ating katawan kung ano ba dapat yung normal na ginagawa ng kidney natin. Okay? So very short lang tong review para maintindihan nila na pagpasok natin doon sa topic talaga natin ng warning signs of kidney problem, dapat laging bumabalik ang isipan ng mga tagapanood natin, mga tagapakinig, na may mali na ako dito, kailangan ibalik ko to nang sa ganun hindi masira lalo yung aking kidney. Diba? So, yan yung ating topic for today. Okay. So, review lang to, ha, yung awet bed. So, ibig sabihin ng awet bed, AWETBED. Yan lang yung tatandaan natin for the normal function of kidney, no? But of course, kung mas maganda, makapagbasa-basa rin sila, di ba? At magtanong sila sa kanilang mga doctors para totally mapangalagaan nila yung kanilang kondisyon, no? At napakahirap ng situation ngayon na may COVID na, pupunta ka sa dialysis center, tapos ang dami-daming requirements, pati kailangan magpa-swab test ka pa. So, ang mahal-mahal ngayon magpa-dialysis, no? So, ano ibig sabihin ng awet bed? Yung A, ang ibig sabihin doon yung acid-base balance, no? Dapat, balance or may homeostasis yung ating alkalinity tsaka yung acidity ng ating blood pH, no, sa blood plasma. So importante yan. Ito yung pag-absorb ng bicarbonate, no, from urine at saka yung pag-excrete ng hydrogen ions, no, para hindi maging acidic or lumabas yung pagiging acidic ng katawan natin at maging normal yung balanse ang kanyang acid at saka yung base niya. Yung base, ibig sabihin, yung pagka-alkaline.
Mahirap din yung masyadong acidic dahil nauwi ito sa sakit. At yung alkaline, minsan nasisira ang possible na pwede masira rin yung kidney. Kaya dapat balance yan. Okay? So, susunod doon yung water-based balance, yung W. So, ibig sabihin, ang kidney natin, pag normal ang function niya, inilalabas niya lahat ng excess water, no, through the urine. So, kailangan, pag uminom siya ng isang basong tubig, as much as possible, na ilalabas niya rin yung ininom niya. Diba? At mag-maintain lang ang katawan natin ng tamang tubig or else magkakaroon tayo ng mga problema na later ang pag-uusapan natin, no? So, yung excess water, inilalabas siya ng ating katawan through the kidney, through the urine. Okay? So, yung electrolyte balance, yung E, ng a wet bed. Oh, so, ibig sabihin ng electrolyte, meron tayong patawagin dyan, yung mga sodium, potassium, no? Dapat, yung ating kidneys maintains the electrolyte concentration, no? By filtering electrolytes from blood. And then, pagka yung excess, ang electrolytes nito sa ating blood system, inalabas din ng kidney yan. So, tapos, inire-retain lang niya kung ano yung normal level ng electrolytes sa ating katawan. Kasi, magagamit mo yung mga electrolytes na yan to balance between the daily consumption tsaka excretion ng mga waste products. Okay? At tsaka, even sa muscles natin, nagagamit yung mga electrolytes niya. Kaya, importante yan. So, yung T doon sa wet bed is toxin removal. Okay? So, isang function ng urine ay ng ating kidney. So, nagpo-flow dyan yung sabi nga natin last time, 335 pints of blood ang dumadaan sa kidney natin 24 hours. So, that's around 190 liters no of blood. So, meaning to say, sa dami ng minsan na pumapasok sa katawan natin, kinakain natin, no, nagpo-form sometimes ng mga toxins yan. So, ang trabaho ng urine is really to get rid of this toxin, no? Ini-excrete niya yan. Kaya, kailangan na ilalabas normally ng urine natin yung mga toxin. Kaya minsan, pag mapapansin mo, maamoy yung urine mo, di ba? So, sometimes yan ay dulot ng mga toxin. Kasi once na hindi lumabas yan, nagbi-build up yung toxin sa katawan, so nagkakaroon tayo ng uremia. Eventually, malalaman natin what is uremia. So, ano yung nagagawa nito sa katawan nito, no? Nandito yung mga warning signs, no? Okay, so toxin removal, importante yan, no? Or else, tataas ang pagtumaas yan, totally masisira yung kidney natin. Okay? So, yung B naman, doon sa wet bed, is yung kung tawagan natin yung blood pressure control. Okay? So, itong ating urine ay nagsisikrit ito ng mga hormones like yung renin at saka yung angiotensin, no? Na kung saan these hormones regulate how much sodium at saka yung fluid that the body keeps and how well the blood vessels can extend and contract. Okay? So, once na nag-constrict yan at saka hindi maganda yung flexibility ng ating mga blood vessels, definitely may impair yung ating blood pressure. Okay? So, yan ang nagagawa naman ng ating kidney to control the blood pressure. Kaya once na laging tumataas ang blood pressure mo, asahan mo na pag matagal na matagal yan na hindi mo napapabayaan, hindi ko minum ng mga maintenance drug, hindi ko nagpakita sa doktor, pwedeng masira niya ang iyong kidney. Okay? So, itandaan natin yon. Yung E doon sa BED, yung a wet bed, is yung erythropoiesis secretion. Okay? Yung erythropoiesis, ito yung hormone na sinisecret din, no, na pinuproduce ng ating urine, ng ating kidney, sorry ha, kasi yung urine kidney na pagbabaliktad ko, yung EPO, no, kung tawagin yung erythropoietin, which is carried in the blood to the bone marrow where it stimulates the production of red blood cells. Okay? So, alam naman natin na importante ang red blood cells sa ating katawan kasi ito yung nagdadala ng oxygen, no, from different parts of our body. So, pagka kinulangan ka ng oxygen, andyan na yung later on pag i-discuss natin yung warning signs of a kidney problem. Kaya importante ang production ng erythropoietin through our kidney. Okay? So, para matulungan natin at magkaroon tayo ng enough red blood cells, no?
at magdadala ng oxygen sa buong katawan natin. So, at ang pinakahuli, ito yung vitamin D, no, na activation. Yung healthy kidneys natin keep bones strong by producing the hormone calcitriol, no? Yung calcitriol maintains the right levels of calcium and phosphate in the blood and bones. Calcium and phosphate balance are important to keep bones healthy. So meaning to say, kita mo, pag normal ang kidney mo, matutulungan niya yung mga bones natin na maging healthy. Kaya yan ang naitutulong ng maganda at normal na kidneys, no, sa ating katawan. Kaya kailangan pangalagaan. Okay? So pagka isa diyan sa dalawa ay nakitaan nila na may problema na, 'di ba? So wag nilang hayaan na magpatuloy 'yon. Okay? Kaya a wet bed is very important kasi madaling tandaan eh, 'di ba, Ma'am Cathy? Oh. So kaya nga awet para laging basa, kaya kailangan lagi kong iihi. Pero wag sa bed. At para matandaan lang natin, no? Yung tawagin niya mnemonic, no? Physiology of renal, or renal physiology or the kidney physiology. Okay? So yun. Now, ang topic natin is about the warning signs of kidney problems, no? Kung sakali na napapabayaan natin yung kidney, may mga warning signs yan na dapat nating isalang-alang so that totally hindi mauwi sa kidney failure, no? Kasi once na nagkaroon ka ng problema diyan, okay, at tumagal yan, ang tawag diyan eh nagiging chronic na siya, yung medyo matagal na, no, na impair at yung chronic kidney disease ay totally unti-unting nasisira yung mga cells ng kidney mo hanggang hindi niya na nagagawa yung right functioning. So therefore, mauwi yan sa renal failure. Eh once na uwi yan sa renal failure, anong gagawin sa'yo? Eh, siyempre, tataas yung mga creatinine mo, yung mga toxins sa katawan mo. And then pagka nakita kayo ng doktor, ang unang sasabihin niya sa'yo, pagka nasa 200, 300 na yung creatinine mo sa katawan, eh magpa-dialysis ka na. Diba? At ang dialysis is usually para maiwasan yung lilinisin yung katawan mo diyan, yung blood system, alisin yung mga extra water, extra toxins na naiipon sa katawan mo, three times a week 'yan, di ba? So sometimes sa dami ngayon na nagpapa-dialysis, sometimes punong-puno ang dialysis center. O kaya kailangan agapan mo or else pwede kang during the time na dinadialysis ka or during the time na under dialysis ka, mabawian ka ng buhay. So, yun yung dapat na pangalagaan natin. Kaya importante talaga ang kidney sa ating katawan. So, ano yung mga warning signs of a kidney problem? Okay? So, pakita natin yung slides dyan. Nakita ba kanina yung kaninang pag-maintain natin ng kidney, no? Yung sa wet bed. So, doon na tayo sa warning signs, which is yung, ang number one natin is you're always tired. No? So, yan. Okay? So, lagi tayong nakaka-feel na lagi tayong pagod. Okay? So, yung kidney filter waste from your blood and ship it from your urine. Okay? So, when your kidneys don't work right, pag hindi tama yung kanyang function, so yung toxins na bi-build up sa ating katawan. Okay? So, one common signs is yung fatigue. Okay? So, lagi kang pagod. Oh. So, you may feel parang nalalata ka, mahina, right? At you have trouble in concentration. So, hindi ka makafocus. Okay? So, yun yung mga napipil mo pagka-patig ka. Okay? Oh. So, kidneys make hormone that tells your body to create red blood cells. Ito na yung putuwagin natin kanina sa yung erythropoietin. Diba? And, this pagka nag-produce ka ng erythropoietin, therefore it will help you produce more red blood cells. So, yun yung sinasabi natin na nagki-carry ng oxygen sa buong katawan natin. So, if you have fewer erythropoietin sa katawan mo, so your blood cannot deliver as much oxygen. Tama, di ba? So, to your muscles and brain as they need. Kaya, yan yung warning sign, no?
yung lagi kang pagod o yung talagang nafi-feel yung pagka-fatigue sa katawan mo. Okay? Oh. So anong next natin? Yung poor sleep. Okay? So hindi maganda yung iyong pagtulog. Okay? Oh. So sabi natin 6 7 8 hours is enough no for a good sleep. Okay? Pero kailangan quality yung sleep natin. So studies show a possible link between sleep apnea and chronic kidney disease which over time, no? Over time, no? Damages your organs and may lead to kidney failure. Okay? Yung sleep apnea may hurt your kidneys in part by preventing your body from getting enough oxygen. So yun na naman, di ba? So importante kasi yung flow ng oxygen sa katawan natin eh. Oh. So chronic kidney disease in turn may cause sleep apnea by narrowing your throat and toxin build up and other ways. Okay, so ano ba tong sleep apnea nito? Sleep apnea is potentially a serious sleep disorder, okay, in which breathing repeatedly stops and starts. Oh, so during sleep mo, sometimes hindi ka huminga, sometimes nag-stop yung paghinga mo, and then start again. Okay? Kaya, if you snore, yung mahagok sa pagtulog mo, no? At malakas, okay? And feel tired even after a full night's sleep. Okay? So, that is a you might have a sleep apnea. So it could be a sign of the sleep apnea. Okay? The main types of sleep apnea are basically obstructive sleep apnea. The more common form that occurs when throat muscles relax. So yan yung ginagawa, no? Nangyayari pag nag-relax ang throat muscles mo at saka in adults, no? Anyway, this is the continuation. In adults, the most common cause of obstructive sleep apnea is excess weight and obesity, okay? So, which is associated with the soft tissue of the mouth and throat, okay? So, during sleep, when throat and tongue muscles are more relaxed, this soft tissue can cause the airway to become blocked, okay? So, yan yung magiging problem, no? Kaya mahirap talaga pagka nag-gain tayo ng weight, no? Kaya kailangan still active yung katawan natin, do some exercise, no? So that yung breathing exercise natin good sa ating katawan, kaya maiwasan natin yung pagkakaroon ng obstructive sleep apnea. Okay? Oh. So ano yung next warning sign? So meron na tayong yung always fatigue ka, always tired, and then poor sleep, di ba? O, ang next natin is magkakaroon tayo ng mga, pagka nagkakaroon tayo ng mga itchy skin, o pag nangangati yung mga balat natin, okay? O, so this may happen if your kidneys cannot flush out toxins and they build up in your blood. O, dati nung dinadialysis ako, talagang sira yung kidney ko. Marami ako mga rashes, no? Tapos yung rashes na yon, may mga blackheads, no? May mga tal dito, may mga iba mga may pasta nga, no? Na sometimes may amoy. Oh, kasi those are toxins na hindi lumalabas sa katawan mo. Kaya kailangan pinapatiris ko pa yun para totally lumabas. And pagka ganyan, mataas ang phosphorus sa katawan mo. Kaya ka nangangati. Oh, so yun ang mga damage ng talagang nadadamage yung kidney mo. Kaya pag kami mga skin rashes ka at nakita mo na hindi maganda yung pag-ihi mo, then magpa-check up ka na, di ba? So hindi natin ano na yan hangga't hindi nakikita ng doctors yan, no? So that can cause a rash or make you itch all over, no? Sa paa, sa buhok, dito sa scalp mo, no? Even yung mga, sometimes yung mata mo, makati. So, yan yun, no? Over time, your kidneys may not be able to balance the minerals and nutrients in your body. This can lead to mineral and bone disease, which can make your skin dry and itchy. See? So,
So, nakita natin, no, yung relation ng kidney, no, sa bone, sa skin, kaya talagang importante na bumalik tayo doon sa normal function ng ating kidney. Okay? O, para maiwasan natin yung mga warning signs na yan. Okay? So, after that sa itchy skin, o, mapapil mo ito. Okay? Swollen face and feet. O, nagkakaroon ka ng pamamaga or edema kung tawagin, no? Sa mga feet mo. Okay? Sa mga paa mo. So, when your kidneys cannot get rid of sodium well, di ba? Sabi natin, dapat yung electrolytes natin balanse, di ba? So, pagka hindi na ilalabas ng yung mga excess sodium, ang hilig ng Pilipino sa noodle, sa salt, di ba? So, yan yung mga common na sources ng sodium. Yan, nabibuild up yan sa yung fluids build up in your body. So, it's like yung sodium, eh, pag naiwanan yan sa blood system mo, so even yung water mo hindi lumalabas, kaya nagkakaroon ka ng build-up ng fluids, no? Oh. So, that may lead to puffy hands. Yun, yung parang namamaga, yung medyo edematous na, no? Oh. And feet, no? Yung ankles mo, titingnan mo, medyo yung dalawang daliri mo, i-pressure mo or i-push mo yung ankle mo, tingnan mo kung lulubog yung skin mo. Kasi pag lumubog yun at ang tagal na hindi bumalik sa normal, ibig sabihin edema yun, definitely you are nagbibuild up ka ng fluids sa katawan mo. Okay? So marami kang fluids, definitely maraming sodium yung katawan mo, kaya dapat magpakita ka sa doktor or else pwedeng totally masira ang kidney mo dyan. Okay? Oh. So, you might notice swelling especially in your feet and ankles, no? Pagka may body build, fluid buildup ka. And protein leaking out in your urine can show up a puffiness around your eyes. Oh, so yun. So, pagka sabi natin medyo namamaga yung eyes mo at hindi siya umuhupa, ibig sabihin may possibility na yung protein sa katawan mo nagli-leak out na sa urine. Kaya you have to pa-urinalysis ka, see the doctor pa rin so that mapangalagaan yung kidney mo. Okay? Huwag tayong matakot sa doktor, ha? Importante ito, lalo na kung gusto natin pangalagaan yung ating katawan na maging normal. Okay? Although, ang mga doktor, nakikita naman natin dyan sometimes, no? Nagiging ano lang sila, eh? Nagiging solution lang natin pagka may sakit na, eh. Diba? So, pero dapat, while you are normal still, pinapa-analyze mo pa rin kung ano nangyari sa katawan mo and see a doctor para ma-recommend niya kung ano yung mga different testings na gagawin. No? Lalo na ako, nung, natotoo lang ho, nung pagkatapos ko magpa-kidney transplant, so syempre, I need to maintain my new kidney, di ba? So every month, nagpapatest ako kasi kailangan nyo na makita yung aking mga anti-rejection drugs kung talagang gumagana sa katawan ko, kung tama ba yung aking mga blood chemistry, kasi sa dami ng iniinom kong gamot, pwedeng masira niya yung aking liver or totally ma-damage pa rin yung bago kong kidney. Kaya every month ang aking pa-urine, ang aking laboratory that time. At usually regular yung aking consultation with my doctor. Now, since nakaka 3 years na ako, so tinatawag-tawagan ko na lang yung aking kaibigan doktor at sinasabi ko, no, ito na yung nangyayari. Ako na rin nagpapatest. Pumunta ako sa laboratory para ipatest ko yung aking urine, yung aking blood, so that I myself can see the difference between yung bago ko, yung before na-operahan ako, ano no, pagkatapos ko ma-operahan, and until now. Diba? Kasi makikita mo dyan yung how normal yung blood system mo, eh. Diba? O even yung tinitinan mo dyan, pangalagaan mo rin syempre yung even yung blood sugar mo. O pag continuously tumataas yan, pwede kang mag-build up ng protein sa urine mo, it means to say, damaging ang kidney again. Oh, so talaga importante na even you have a diabetes, kailangan binabantayan mo yan. Okay? So, ano pa? Bukod sa swollen face and feet. Oh, so, yung muscle cramps. Okay? Oh, pagka lagi mo nararamdaman yan, laging nagkakanong ka ng cramps in your legs and elsewhere, no? Can be
sometimes even yung mga kamay mo pagka yung nagka-cramps yan o pero usually legs tayo, no? Oh. So elsewhere, no, on our body can be a sign of poor kidney function, no? Imbalance in the levels of sodium, calcium, potassium, or other electrolytes na diniscuss natin, no, can interrupt how your muscles and nerves work. Okay? Kaya importante na balanse ang ating electrolytes sa katawan. Okay? Because it helps, no, even sa ating muscles kaya yung pagtatrabaho ng mga nerves natin. Okay? Yung sodium, potassium na yan. Excess of that will result sometimes to problem with other organs. Like so much of the potassium, mahirap yan for the heart. Right? O, pag sobrang dami ng sodium, sabi nga natin, pwede tayo magkaroon ng edema at pwede masira yung kidney natin. Okay? So, dapat yan, tinitingnan natin at inaagapan natin. Okay? So, after that muscle cramps, so, ito yung pwede natin maramdaman din, no? Pagka yung meron tayong kidney problem. Breathlessness. Oh. So, yung nahihirapan kang humiga. Okay? Oh, when you have kidney disease, your organs doesn't make enough of our hormone called erythropoiesis. So, balik na naman tayo sa erythropoiesis. Diba? Importante talaga to. This hormone signal your body to make red blood cells. Paulit-ulit natin sinasabi yun. Kaya importante na tama yung ating RBC count. So that pagka kasi bumaba yan, so ano ibig sabihin nun? Anemic ka. O pag anemic ka, yung flow of oxygen mo ay hindi maganda sa iyong katawan. So without it, you can get anemia and feel short of breath. Another cause is fluid buildup. You might have a hard time catching your breath. So in serious cases, lying down make you feel like you're drowning. O ibig sabihin, di ba kahit pagka meron tayong ubo or yung medyo masikip yung dibdib mo dahil because of the mucus, di ba? So nagbi-build up yung fluid dyan. Definitely nahihirapan kung huminga. So, yan ang nangyayari pagka may kidney problem also. Kasi yung excess fluid, no, hindi na excrete ng ating kidney through urine, kaya nagbi-build up yan. So different parts, lalo na sa mga air sacs natin, sa lungs natin. Kaya nahihirapan tayo humina. Okay? Kaya pag-ingatan natin yon at dapat tinitingnan natin na lagi tayong umiihi. Okay? Para na-excrete out natin yung excess water sa ating katawan. Okay? Importante yan. O, eto pa, another warning sign. Foggy head. O, when your kidneys don't filter all waste out of your body, okay, the toxins can affect your brain. Okay? So kaya anemia also may block your brain from the oxygen it needs. Oh, hindi umaabot yung oxygen sa brain mo. Kaya you may feel dizzy and have trouble with concentration. Yeah? So and memory. So yan ang nagiging cause ako nung natatandaan ko talaga nung dinadialysis ako. Is anemic na ako that time, no? Sometimes hindi mo alam kung yung ang focus eh. Hindi mo alam kung yung gagawin mo, no? Parang marami kang iniisip. So, yeah, nawawalan ka ng concentration, no? Yung kung ano yung rightful na mga activities na ano ba yung unahin mo. So, yung concentration nawawala yan. Oh. So yun ang problema. Kaya pagka yung lagi kang tawag dito mahiluhin yan, so dapat inaagapan at tinitingnan natin anong reason bakit, no? So you may even become so confused that you have trouble with simple tasks. Oh, yan na yung sinasabi ko kanina, no? Sometimes may kukunin ka lang isang bagay para bang hindi mo malaman kung paano babaabutin, di ba? Yun na yun, no? So, nawawala ka sa concentration. So, aside from foggy head, another warning sign, itong low appetite. Okay? Oh. So, kidney disease can cause nausea or vomiting and upset your stomach. Okay? So, they may leave you with little craving for food. So, nawawalan ka ng ganang kumain.
that sometimes may lead to weight loss. Okay? Kaya nakapapansin nyo na pag kami kidney problem ka, no? Kahit na may edema ka or napupuno ka ng tubig, sometimes na nawawala rin yung muscle buildup mo, no? Kaya bumabagsak yung timbang mo. Dapat magpa-check up ka. Sometimes kasi, lalo na ako noon, time na yun, nagtataka ko, bakit yung aking muscles dito, nagiging lumalabas yung bone ko. Okay? So, ibig sabihin, talagang totally kinakain na ng sakit ko yung muscle buildup ko. And nag-loss of weight ako. Yung pala, meron akong tuberculosis. Oh, naapektuhan na ng kidney problem ko, yung aking system. Kaya, naging immunocompromised ako at lahat-lahat ng Pilipino ay basically merong bacilli or may bacteria for TB. So once na hindi na kayanan ng katawan yan, lumalabas yan, dumadami yan. Kaya tayo ay prone tayo sa tuberculosis, tayo mga Pilipino, no? Kaya pag-ingatan din natin yan at kailangan agapan. Okay? O, isa pa, aside from low appetite, so ito yung hindi ka kumakain, siyempre, parang tamad kang uminom, right, ng tubig, o na, which is dapat yun ang ginagawa natin lagi, yung hinahydrate natin. So, nagkakaroon ka ng foul breath. Okay? So, mabaho yung paghinga mo. So sometimes hindi yun dahil sa bulok ang ipin, no? Kundi dahil sa sira ang kidney mo. Hindi mo yan. Kaya wag nating hayaan na naamoy. Kahit naman tayo, maamoy mo rin naman eh, di ba? Pag kayo nagsasalita ka, gumanong ka, isa maamoy mo rin eh. Kaya you have to be conscious about that, no? So, because when your kidneys cannot filter out waste, okay? So, it can cause a condition called uremia. Ito yung sinasabi ko kanina. Uremia is a build-up of all the toxins and waste na hindi na ilalabas ng, excuse me, ng iyong kidney, no? Sa iyong katawan through the kidney papunta sa urine, no? That can make your mouth smell bad, no? So also toxin in your bloodstream can give food a metallic or off taste. So yun. Kaya para maiwasan 'yan, okay, check up si your doctor at 'wag nating patagalin yung mga warning signs na 'yan. Okay? So that mapangalaga natin yung normal functioning. So, at ang pinakahuli sa ating discussion, no, ng warning signs is yung foamy, brown, or bloody urine. Foamy, ibig sabihin mabula, no? Tapos medyo brownish yung color, or reddish, no? So pag umiihi ka, obserbahan mo. Okay? So importante rin yan kasi there is a normal urine color, which is yellow, di ba? So, pag marami kang naiinom na tubig, nagiging slightly yellow. Okay? Pero pag nag-iba ng color niyan, magtaka ka na. Okay? So, bubbly pee, so yung mabula, could be a sign of too much protein called albumin. Yun. Kaya pagka yung pag-iihi mo, di ba, kahit sa arinola o kaya doon sa toilet bowl, makikita mo diyan na parang may suds, no, yung sabon, okay? So albumin yun. So meaning dumadaan na yung nagli-leak na yung protein yon sa yung blood system, sa yung kidney, kaya nadadamage na yung kidney mo, hindi na siya nagfi-filter ng tama. Okay, that can result from kidney issues. Okay, so yung brownish or very pale urine, no, tinitingnan din natin, inobserba natin yan. Faulty kidney function also may let blood leak into your bladder. Okay? So blood in your urine also can cause like kidney stones, tumors, or an infection. Okay? So yung time na, nasa mga 20s ako eh. So syempre, mahilig akong kumain, lagi ako nasa labas. Okay? Lagi ako nasa date, tas kain kami. So, hindi ko alam na yung nabibuild up pala yung aking mga salt, yung toxin ko sa katawan ko, nag-form ako ng kidney stone. Okay?
ngayong panahon ng COVID, tandaan nyo to, ang daming umiinom ng too much vitamin C. Oh, can cause calcium oxalate. Definitely, pag nag-build up yan, that calcium oxalate will form a stone at mahihirapan ang iyong kidney. No? Could be a failure. Kaya tama lang dapat. Ang importante sa atin kasi, alam nyo, para maging healthy ang katawan natin, ano ba yung normal? Kumain ka ng tama. Diba? Lagi may fruit, vegetable, para maganda yung fiber na ilalabas mo yan. Yung lahat ng mga ipinapasok mo sa katawan mo. Right? So that, pag normal ang bowel movement mo, definitely, yung mga toxins yan, na i-out yan. Hindi yan pupasok sa iyong blood system. Okay? So, enough drinking water is important. Di ba? So, kailangan hydrated ka. But of course, lalo na yung mga dinadialysis, hindi dapat yung masyado maraming tubig kasi mag-build up sila ng fluid. But for a normal kidney, no, at nagpa-function ng tama yan, nilalabas natin yung ma-excess natin sa katawan natin. Okay? Kaya, lahat yan, yung ating mga discussion about the wet bed, dapat yan tatandaan natin. At yung mga early warning signs na yan, dapat yan inaalam natin so that mapapangalagaan natin ng tama yung ating kidney nang hindi tayo mauwi sa dialysis or death. Right? Kasi ang isang pagka totally nagkaroon ka ng renal failure, eh dapat palitan na yung kidney. Wala nang iba. Wala nang other gamot na pwedeng mag-maintain sa'yo para gumanda pa, bilik sa dati yung kidney na yan. Kailangan talaga transplant na. At that transplant, it will range you, give you financial issue. Kung mayaman ka, okay. 1 million is sometimes yun yung pinaka-minimum, but minsan higher than that. Ako, ang mahal yung binayaran ko. Okay? Oh, pero kung paano na, kung konti lang yung naiipo natin, di ba? So, nagiging kahirapan yan sa pamilya natin at sarili natin. Kaya dapat lang po na sana ay pangalagaan natin yung ating katawan. So, eat normal, diba? Food, healthy foods. At sabi ko nga, napansin nila kanina, di ba, Ma'am Cathy, yung una nating product na ginawa, yung immune advance, yung one immune advance, right? Oh, so, why one immune advance, no? Kasi it will make your body healthy. Why? Nilagyan lang natin ng ano yan, malunggay, lagundi, enough vitamin C and zinc, oh, para hindi ka sakitin. Kasi once na naging sakitin ka, oh, ano mangyari sa katawan mo, di ba? Pwede masira yung mga organs mo. Ito po yung itsura ng immune advance, no? Oh, one immune advance. So, available po yan sa opisina at dito po sa aming FB page, Puno Saglit Buhay. Even Lazada and Shopee. Okay? So, ano pa ang nagagawa ng lagundi? Ang lagundi, antibacterial, anti-inflammatory, di ba? Antiviral, o meron siyang sangkap ng lagundi. So, pinangangalagaan niya yung ating katawan. Okay? Eventually, magkakaroon tayo ng other products specific for kidney function. So, abangan nila yan. At pinuformulate na natin. Kasi ako naman, ang pagpagawa ko ng mga products is basically, doon sa mga naging experience ko, no? Mahirap din po tayong inom na maraming mga supplements, no? Kasi, sometimes, sabi nga natin, anything na ipinapasok natin sa ating katawan, nagiging toxin. Diba? Kung hindi mo na ilalabas ng tama yan, it will build up. Okay? Sa ating blood system, and definitely will damage other organs like your kidney. Pag na-damage yung kidney mo, pwede ma-damage na rin yung heart blood system mo. So, yan ang yung mga possible na mangyari. At ano pa importante, okay? Pag tinignan mo ang Facebook, Diyos ko, maawa po kayo sa mga walang pasintabi. Pwede ba i-FDA approval niyo muna? Pakita niyo muna sa FDA yung mga product na yan. Nang sa ganon, ma-issuean nila ng tamang lisensya, okay, ng registration. Kasi sabi nga natin, anything na ipasok mo sa katawan can also damage. Eh. Hindi porke bumaba ang blood sugar mo, hindi pwedeng ma-damage ang kidney mo, di ba? O, kung hindi lumabas yan, kung mali ang bawal, ang hindi maganda ang bawal system mo. See? So, it can be a toxin to your body. It could be a waste. So, see a doctor. Importante yan. Okay? And it should be FDA approved. Okay? O,
So if you feel like na maganda talaga yung produkto mo at may papangako mo na walang magiging sakit ang iyong customer, do it, no problem. Pero kung eventually, eh ang mga iinom niyan, remember may mga sakit na, di ba? Yung mga may nararamdaman na, diabetes, hypertension, so hindi na normal ang body functions niya. Kung normal ang kidney mo, inumin mo na lahat ang pwede mong inumin kasi may lalabas mo yan. Yung mga extra toxins sa katawan mo, waste sa katawan mo, yung mga iniinom mo na mga fluids, may lalabas mo kasi normal ang kidney mo. Pero kung hindi normal ang kidney mo, hep-hep, pakita muna kayo sa doktor. Diba? So, importante yun. At always drink or take medicines or supplements that is FDA approved. Importante po yan. Okay? So, yan yung mga dapat nating alamin. At also, okay, pagka umiinom kayo ng mga dried leaves, no? Tingnan nyo kung paano nila pinaprocess. Okay? Kasi, pagka hindi maganda yung pagpo-process niyan, at yan isinandry lang, akin nyo, maraming bacterial contamination tsaka yeast mo, so makakadamage ng kidney mo, ng liver mo, no? So, kahit pasabihin pa supplement yan, but, or medicine yan sa katawan, kung mali at hindi maganda yung pagpo-process ng mga dahon na yan, eh, pwedeng masira yung other organs mo. Okay? Kaya pagka yung may capsule ka, buksan mo yung capsule. Pwede mo naman ibalik lahat yun, and then tsaka mo inumin. Huwag niyong inom na inom. Di ba? Kasi baka mamaya, nagkaroon ng oxidation na doon, hindi na maganda yung quality, tapos ininom mo pa, yung pala, the reason why nag-oxidate, nagkaroon ng oxidation or hindi na naging quality because may mga contamination na sa loob. Kaya, kahit na FDA pa rin approve yun sometimes, so yung shelf life niyan, minsan, umikli. Okay? Kaya, always, see this, no? Think of that, no? Check every time everything na ipapasok mo sa bibig mo, no? Kaya mahirap din po, no? Ang mahirap po magkasakit sa panahon ngayon. Sir Patrick, okay? Balikan ko lang yung kaninang explanation mo na isa yung swollen, 'di ba? Na so, swollen face tsaka yung feet. Oo. Tanong ko lang, pag sinabi mo bang yung pamamanas? Kasi di ba iba yung pamamaga at pamamanas? Manas, oh yes. Oo, yung manas, yun yung sintomas ng ibig sabihin may problema ka sa kidney. Tama ba ako, Sir Patrick? Yes, yes. Oo. Ang tawag dyan, nagbi-build up ka ng fluids eh. Oh, yung pamamaga, of course, may inflammation, kaya namamaga. Pero sometimes yung word kasi ng Tagalog natin, pag namamagay, may umbok, di ba? Pero difference is that yung manas, walang pakiramdam sometimes. Oo, walang pain yun eh, di ba? Walang pain. Tapos walang pain, pero titignan mo itong eyelid mo, pag hindi bumabalik, ibig sabihin may fluid buildup ka. Okay. Yun. Kahit na sabi parang wala kang manas, pero pagka tinignan mo yan, ito, gininan mo yan, no? Yan. Tapos hindi bumabalik agad, ibig sabihin may manas yan. May swollen yan. Ganun din doon sa paa mo, doon sa ankle mo. Yung daliri mo, pindutin mo siya. Pag hindi siya bumalik agad, ibig sabihin meron kang manas dyan. Okay. Kasi naalala ko kasi dati, Sir Patrick, nung grabe yung taba ko, masyado mataba kasi ako nung mga mas mataba ako compared dun sa mga nakaraan. Siguro 2018, grabe yung taba. Tapos napapansin ko, yung binti ko, halos di ko na maihakbang, tapos as in panas talaga siya. Pagka, yes, mabigat siya. Tapos kapag pinindot ko, meron yung kanina nakita kong picture, may siya, parang hindi kagad siya bumabalik. Alam mo yun? Bumabaon yung pinipindot mo. Diba? So, pagka ganun pala, medyo alerto ka na dapat. Yes, kasi hindi naman nilalabas yung excess fluid mo eh. Tapos marami kang sodium sa katawan, sa blood system mo. So, diba, sabi nga natin, ang normal function of kidney, na ilalabas lahat yan. Excess sodium, dapat mailabas yan so that hindi mag-build up yan kasi pinipigilan niya yung paglabas din ng tubig mo. So, okay. pag hindi na-excrete out yung tubig mo, definitely, pupunta yan sa different parts of your body. Mm-hmm. At doon mag-build up yan.
Eh, mahirap pagka doon napunta sa lungs mo. Ah, ganun pala yun. Diba? Oh. So, may okay. tendency, maano ka. And then, pag sobrang water sa katawan mo, diba, malabnaw. Right? Uh-huh. Sa dugo mo. Hindi, ano ibig sabihin nun? Oh. Mm-mm. Pag malabnaw, diba, so mabilis ang flow. Oo, Sir Patrick, diba 8 glasses a day dapat ang iniinom natin? Yes. Supposedly, usually mga 2 to 3 liters of water, 24 mm-hmm. hours. Okay? Mm-hmm. Dapat yan, halos 3/4 na ilalabas ng katawan mo. Okay. So, make sure na lagi kang umiihi, tapos ang color ng urine mo, titingnan mo mabuti, kailangan at least sa yellow color, right? Uh-huh. Oh, tapos pagka obserba mo rin, pagka yung medyo kumbaga pag na umiihi ka, mahapde, or oh, could be a sign of UTI, diba, urinary tract infection. So, ibig sabihin, nagbi-build up yung bacteria dyan, yung pus dyan, definitely it can eventually damage your kidney. Yung UTI ba, possible na maging dahilan din ng pagkakaroon ng kidney? Pagkakaroon ng kidney problem. Kidney problem. Yes. Uh-oh. Oh, kasi remember, pag may urinary tract infection ka, okay, so may build up ka ng mga bacteria sa urine mo, ay sa kidney mo, or sa urinary system mo. Okay? So, eventually, it will damage your kidney, kaya magpakita kayo sa urologist. No? Oh, para matest yung inyong urinary system. So sabi nga natin, urinary system at yung excretory system natin, paglabas ng mga different fluids sa paglabas ng waste material sa ating urinary system. And then yung urinary tract infection ay ascending yan. Ibig sabihin, tumataas yan. Okay? So pagtaas niyan, pwede ma-damage niya. Kunyari, nandun ka lang sa bladder. O remember, yung bladder mo, nagkakaroon ng may cancerous bladder, ay problema, hindi mo pwede palitan yan. O, pag pinatay mo, kukuha ka ng another bladder, yung isa na yung bladder natin. Pupunta yan sa ureter mo, paakit yan sa kidney. O, once na umakit yan sa kidney, kaya hindi ka pwede magpigil ng pag-ihi. Di ba? Kasi pag nagpigil ka ng ihi mo, hindi mo na ilalabas yung excess water mo, umakit yan hanggang kidney mo, waste na yun. Kumbaga, dapat itapon na ng katawan mo yan. Katawan mo, kasi toxic na yun. Yeah. So, may mga waste material na yan, waste particles na yan. So, pag nag-build up yan, at nandun na sa kidney mo, hindi naman pupunta agad sa blood yan babalik hanggang kidney. So, ang tendency, masisira niya yung mga cells ng kidney mo. Pwede ka magkaroon ng stone, kidney stone, di ba? Ma-build up yun. Kasi mga waste toxin yan, mga waste material yan. Di ba? Sa blood system mo. So, kailangan talaga ilalabas yan. No matter what, pag na-feel mo na full yung bladder mo, no, umihi ka na. Huwag mong pabayaan na tumagal yan sa katawan mo. Magkakaroon ka ng kidney infection. Okay? So, yan yun. So, okay. Kaya po, importante. Yung pinakita mo kanina, yung pinakita mo kanina, Sir Patrick, na 1 million advance, makakatulong ba siya para mapangalagaan yung ating kidney? Yes. Alam mo bakit? Alam, yung meron akong kaibigan, nagkaroon siya ng, hindi na siya nakaihi. Okay? Tapos, sabi niya, di punta siya sa doktor, emergency. Okay, hospital. Tapos, ang ano ng doctor is dialysis agad. Kasi walang ihi. Oh. Now, punong-puno yung kanyang pantog. Nakita yung sa CT scan, yung nangyari sa kanyang urinary system. And true enough, meron siyang malaking bato okay, na hindi lumalabas. At yun na nag-stop yung sa kanyang pag-urine. Okay? Alam mo, nung inoperahan na siya after one day, okay, kasi dialysis, tapos opera, nilinis muna yung kanyang katawan through dialysis, yung kanyang blood system, and then nagpa-opera siya. Alam mo, robotic yung pagpa-opera, hindi na siya yung totally binuksan, pero malaking stone. Sabi ng mga doktor, alam mo, ang ganda ng pagtanggal namin dun sa stone, hindi kami nahirapan. Kasi malambot yung stone niya.
ang daling nawala doon sa ang daling nakuha. Why? Sabi ko, anong ginawa mo? Eh, di ba nagtanim tayo ng lagundi dyan sa may planta? Ang ginagawa doon yan, yung time na medyo hirap siya umihi, inom siya ng inom ng lagundi. No? Naglalaga siya nung ano, tapos may water nga lang, eh, problema niya pag ihi na. Pero that lagundi helps. Why? Kasi yun lang daw yung iniinom niya, so wala siya ibang gamot. It helps because it has anti-inflammatory, remember? Oh. Tapos antibacterial. Oh. So yung mga flavonoids, yung iridoids na constituents ng lagundi, it helps, no? Para matulungan yung kanyang kidney na, you know, hindi mag-build up. Although nag-build up na ating stone, pero yung stone niya is malambot pa, hindi siya ako noon nung nagkaroon ng kidney stone, hindi lumabas yung stone ko na napunta sa ureter. So nang hindi lumalabas doon, binasket ng aking urologist. Ang nangyari, natastas niya yung linings ng aking ureter. No choice siya kundi buksan na yung katawan ko at putulin yung ureter, kunin yung stone at ipagkabit ulit yung anastomosis. Muntik na ako mamatay noon, ha? Simpleng operation yun. At ilang oras yun na nag-iisa siya doon sa ano, talagang hirap na hirap siya, sabi ko. Kaya hindi niya ako maala, hindi niya ako makalimutan. Kasi parang sabi niya, ito na ata yung worst case ng operation niya. Sabi ko, ang bit-bit nung ano, pero muntik na ako that time. At 30 days ako nag-stay doon. So, no. Through prayers, talagang, you know, nabuhay. Yun yung unang operation ko in 2001. Okay? So, simple as that, no? So, nakakatulong yung ating 1 year advance kasi pinalalakas na yung katawan mo, number one. Okay? Yung malunggay has good nutrients, nutrition, no? Para ma-build up yung kailangan lang ng katawan mo, not too much. Kasi yung katawan mo, talaga nagpo-produce siya on its own pag normal, eh. Sabi nga natin, kung normal ang kidney mo, magpo-produce siya ng tamang hormones, no? Para i-build up ang bones mo, para i-build up ang red blood cells mo. Di ba? So, yun lang yung normal. Oh. So, kumain ka lang. Ngayon, ano bang ginawa natin dito? Didry natin yung malunggay. Tinanggal lang natin yung water. Yung lagundi, ganun din. Para yung kung merong contamination yung katawan mo, it helps yung antibacterial niya. Kung may build up ka ng fluid sa lungs mo, it helps you na makahinga ka ng maganda. No, yung lagundi. Plus the vitamin C, enough, no? Para suportahan yung katawan mo from stress or from oxidation, di ba? So, antioxidant yan. And the zinc, of course, is yung para maiwasan yung sakit, di ba? Kaya importante ngayon, di ba? Sabi nga, ditong COVID eh, para since virus yan, kaya lang pala kasi mga katawan ng vitamin C and zinc. Pero enough lang. Diba? Take vitamin C at least mga 500 milligram na mailalabas ng katawan mo. Eh kung may kidney problem ka, diba? Paano mailalabas ng tama yan? Eh toxin yan pag nangyari. So, yung zinc, basically, ang nagagawa niyan, it helps sa healing, no? Nung ating body. Okay? Kaya importante ang zinc. Pero, enough din, ha? Huwag yung masyadong maraming zinc. Yung mga 25 milligram na nakikita nyo sa gamot, paano kung dalawang ininom mo, hindi mo kailangan yan. So, sometimes, bad din. Right? So, kaya tayo, nilagay lang natin dito, ayan, simple, 4 milligram. Uminom ka man ng 4, uminom ka ng 3, still normal yung isang kapsula. Di ba? Dahil yun na kailangan mo. How much is that bottle? Ito, mama, may lagundi, mayroong malunggay, may vitamin C, may zinc. It's just 10 pesos per capsule. Okay? Mm-hmm. Food na. Pagkain na to, kung tutusin. So, yung zinc and vitamin C, sabi ni doktora, has other sources like food. Okay? So, yan. Nandito yan sa bottles na yan. Kaya ito, this is a food supplement na may vegetable ka at meron kang vitamin mineral. Okay? Yung vitamin mo, the C at saka yung vitamin and then the zinc, yung mineral na kailangan ng katawan mo. And then, saan mo pa kukunin yung other vitamin and minerals mo? Eh, di sa malunggay. Correct. Diba? So, doon kaya, yun ang pinakamagandang kompleto na siya. Kompleto siya. Diba? Kaya advance ang ating 1 minute advance. Diba? 1 minute advance.
Kaya advance yan when it comes to giving you help, di ba? Oo. So, sa katawan. So, isang hakbang lang ang gagawin ng ating mga kababayan para ang kanilang immune system ay maging advance. Yan ay ang pag-inom ng One Immune Advance. Sa diet, kailangan kumain tayo ng tama, di ba? Oo. Anyway, so, laging dapat, laging may vegetable ka. Dinilagay ka na dyan. May fiber ka pa. Kompleto na. And, ma'am, baka malimutan ko ha. Uh-oh. Ang ganda kasi ng pagkaka-process namin ng lagundi at saka ng malunggay na yung chlorophyll intact. Eh, yun ang maganda. Ng plus. Uh-oh. Kasi yung chlorophyll na yan, it boosts your immune system. Oh. Mm-hmm. So, kaya sabi ko nga, nung tinamaan ako ng COVID, di ba? Ito lang yung mga ininom ko nung before the COVID. Kaya 1 week lang ako, ang bilis ko naka-recover. Bilis mo naka-recover. Oh. Si Doktora, ganun din naman eh. Ang problema lang kay Doktora that time, umuwi ng moderate to severe yung ano niya. Kasi sa kanya, siya yung unang, kumbaga, nakaharap niya sa pasyente. Di ba? Ang build-up ng mabilis. Virus. Ang bilis. Kaya mabilis mag-multiply. Lalo nung yung Delta variant, ingat po kayo. I always take, Lagundi always take a 1 week advance, no? At nakita ko mga formula pala. Okay. Because ang 1 gram ng Lagundi has 13.45 milligram of quercetin na constituents ng Lagundi. Yes. That quercetin is antiviral ang effect niya. Pag sinama mo siya ng vitamin C, ang lakas ng effect niyan para, you know, talunin or papahinain yung kalaban natin effect. Ng virus. Yung synergy effect ng Lagundi ng quercetin niya. Uh-oh. At saka yung vitamin C, okay? Pinababadal niya yung activity ng virus hanggang sa totally hindi siya umabot sa receptor cells na didikit sa katawan natin at magpadami. Okay? Correct. So yung gagawa ng Lagundi at saka vitamin C na pinagsama natin. At saka yung 1 gram niyan will give you 13.45 milligram of quercetin. Nang kailangan lang ng katawan natin is 11 milligram. Okay? Mm-hmm. So minum ka lang ng apat nito is already 1 gram na. Right? Mm-hmm. Kung may infection ka, edi yun ang inumin mo. Mahalagang 90 pesos, di ba? Hanggang 100 pesos. At saka, ang maganda dyan sa 1 week advance natin, Sir Patrick, being your company is the supplier of raw materials of FlemX and other companies DOH, na talaga, DOH in particular. Ang sigurado dito, bukod sa kalidad na yung laman ng mga powderized na Lagundi, tawag dito, yung ano nga ba yan? Malunggay. Eh, kumbaga, kalidad na siya at natural pa. Wala kayong isinamang artificial na ika nga natin makakasira. Oo, para i-preserve siya, di ba? So, para lang silang kumain, di ba, ng malunggay. Para silang kumain ng malunggay na niluto mo, ha? Kasi ang malunggay sa bakuran mo, sakin mo, ang dami niyang E. coli. Lahat ng malunggay yung na sayo, namin, talagang certified. Ito, tinanggal namin yung bacterial contamination. Oo. Okay? Kaya malunggay, dapat yan niluto. Pero pag niluto mo na, yung ibang nutrients, nawawala. Oo, right? Naiiba na. Ito, dinry namin lang yung fresh na malunggay. Okay? Wala kaming super heat na inilagay dyan. Mm-hmm. Definitely intact yung kanyang constituent ng malunggay. Yeah. Yung mga pinapangako niya ng mga nutrients na andyan. Correct. Okay? So nakukuha ng katawan mo yan. Kasi pag niluto mo ang vegetable, nawawala na yung mga nutrients niyan. Mm-hmm. Right? Okay. Fiber na lang natitira dyan. Kahit anong daming kainin mo, matutulong kanya sa bowel system mo, pero yung nutrients nawawala. At saka diba? Ma-feel mo, kahit nga Sir Patrick, ako, syempre, nag-i-intake ako niya, umiinom ako. Let's say, for example, yung Lagundi na lang. Mararamdaman mo talaga iba yung ano, kaya lang, ako, ang napapansin ko lang, pag umiinom ako ng Lagundi, parang pinare-relax niya ako. Alam mo yun, parang matulog ka. Alam mo bakit? Alam mo bakit, ma'am? Diba yung Lagundi, pinaluluwag niya yung paghinga mo. Mm-hmm. Pag maluwag ang paghinga mo at normal naman ang kidney mo, it will give you good oxygen. That's why, sabi ko nga, even itong immune advance, 1 week advance, very good dyan kung gusto mong matulog yung quality ng sleep mo. Uminom ka ng 2 sa gabi, paggising mo kahit 5 oras ka lang natulog, parang kompleto. Yeah? Mm-hmm. Oh. So,
So dito, sabi ko sa inyo, hindi ako umihili. Diba? Hindi pagod ang katawan ko pagka natulog na. Kaya, ano, silent ang iyong pagtulog. Ay, pati kaya pala. Pati mo, ay, hindi para mapapagod. Parang pagod na pagod ako kahapon, uminom ako ng Lagundi eh. Sa, oh. Ano, para kung ano, pagligo ko. Kasi galing ako sa labas, siyempre naligo ako, nag-hot bath ako. Hala, pag ano, paglapat ng ano ko sa higaan, likuran ko, nakatulog ako, nakataob ako. Oh, lalo na itong inumin mo, naku, ang ganda nito. Kasi yung, oh. Yung tawag dito, yung malunggay, it gives you, ano eh, yung chlorophyll niya. Yun ang importante nga doon. No? Yeah, yung chlorophyll. It gives you good sleep. Mm. Oh. Yung relaxation sa katawan mo, yung stress mo nawawala, natatanggal. Oo. Anyway, ano, nagpapabati lang si Baka may mag-comment tayo. Oo, si Daisy Jacinto, yun, nanonood daw siya. Hindi lang daw siya nag-comment, nag-message lang siya sa akin. Oh, salamat sa iyo. Nag-text. Nasa labas na raw siya kanina raw nung nasimulan daw niya. Tapos, ayan, si Edna Takadena, yan, nag-text din dito sa atin sa cellphone. Yan, kasi nagbabayad, busy raw sila ngayon, nagbabayad daw yung mga mga sa business tax kasi siya eh. Oh. Kaya nanonood lang daw sila doon. Kaya stay safe. Stay safe sa kanila at saka syempre si Levi Mercado ng Quezon City Treasurer's Office. Ayan, at syempre si Sir Felix De Silva ng Department of Agrarian Reform. May canteen daw doon sa Department of Agrarian Reform. Sana raw minsan magkaroon daw tayo ng parang booth doon. Ayan. Oh yeah, sure. Oh, pag dumami na empleyado. Sabi ko, parang konti pata po. Pag wala man booth, meron po tayong saan pwedeng makita. Meron tayo sa Lazada, Shopee, right? Sir online. Patty. Available na yan sa even sa Upsess, Tropical Hot, sa Pioneer Supermarket, no? At hanapin nyo sa butika. Kasi pag hinahanap nyo sa butika yan, magiging available yan anytime. Kasi mga butika, siyempre ayaw pag nakulitan na, sila. Hindi pagbibigyan yung yung customer eh, di ba? Oo. So, tatawag din sa amin. And then, pag hindi na nila nahanap, tawagan lang po kami sa 0922-893-8883. Okay? Uh-huh. Or 0919-000-1738. Or puntahan nila yung ating YouTube channel, nandyan lagi yung ating telepono, manood sila ng ating commercial, nandyan yung telepono natin. At yung ating FB page, Puno Sagip Buhay. Yeah. Or nandyan po sa screen, yung pangalan ko rin, Patrick Roquel, hanapin din nila ako, messenger nila ako, Viber nila ako, madali nila akong makausap. Okay? Now, meron pala akong posting sa aking FB page. Uh-huh. Ang sabi ko doon, pag may mga kaibigan kayo na nabalitaan nyo na right now may COVID, okay? Text nyo lang ako, tawagan nyo lang ako, bibigyan ko sila ng Lagundi, okay? Even yung capsule ng Lagundi, bibigyan ko sila para makatulong. Oh. So, just contact us, okay? Basta yung may COVID lang po, hindi yung walang COVID. Pagka yung walang COVID, bibili kayo nito ng immunodvance para hindi kayo magka-COVID. Bibili sila ng immunodvance. Well, Sir Patrick. Protection. At mahigit na tayong isang oras, Sir Patrick. Okay. But ito, no? Marami na naman tayong natutunan, Sir Patrick. At ako, I will take this seriously, yung mga tips na binigay mo, no, mga signs and symptoms. Kasi syempre, ang hirap kaya ng may sakit sa kidney, di ba? Oh. Ako nakita ko yan sa mother ko. Kaya ako'y isa yan sa aking fear. Pero kasi ang mother ko during those days ng kabataan niya, mahilig uminom ng gamot. Parang araw-araw yata umiinom siya ng gamot. So, malaking epekto talaga at ang nagsasuffer ang ating kidney. At syempre, yung iwas ng maalat. Ang mother ko kasi noon, maalat, mahilig sa maalat na pagkain, diba? Kaya, yun, iwas po tayo sa mga maalat. Kaya, lagi pong, etong ating 1 meal advance, ang ating happy cha, nako, it's all natural.
para po tayong kumain lang ng gulay niyan. Kaya mas maganda, yan po ang ating tangkilikin. Unang-una, sigurado po ako, 100%, kalidad po ang powderized na yan mula pa lang po dun sa bukid kung paano po siya tinanim, kasi sa totoo lang po, yung lugar na pinagtataniman ni Sir Patrick, tatlong lugar yan, tama ba ako, Sir Patrick? Yeah. Ay talagang hindi po isang polluted na area. Controlled ang aming farming. Yes, it's a controlled farming. Ang lupa po dyan ay talagang tinest po. Tiniyak na wala pong contamination. At mismo yung dahon, pagtanggal doon sa ano, pag-ani, no, nung mga dahon na yan, ay talagang nilagak po yan sa tamang lalagyanan. At sa proseso na kung saan katuwang din ng DOST, Department of Science and Technology, para magkaroon po sila ng dryer, tama ba yung term na ginamit ko? Dryer na kung saan ay talagang, yung mga machines po na yan ay inaral din po ng ating mga scientista sa Department of Science and Technology. So kaya po, wag na po kayo magtaka na ang atin pong one million advance, ang atin pong happy cha, ay talagang kinikilala ng Food and Drug Authority Administration, di ba? Ang ating FDA. Yes. Kasi ibig sabihin, nakita talaga nila yung quality. At kung may kilalang isang brand na para sa ubo, nako, sila po yung ano, nagde-deliver po, supplier po sila ng raw materials niyan. Nako, lagi yang nasa ano, isang malaking ano, makikita nyo, di ba? Wawa Win. Yung Plenex nasa Wawa Win yan, di ba? So, wala namang magta-trust diyan kung hindi mabisa, di ba? Hindi effective. Correct. At talagang gumaling. Sabi ko nga sa mga pinagbigyan ko ng mga lagundi, ng mga riders, may isang nag-text sa akin now. Naku, salamat po. Gumaling po talaga yung ubo ng aking asawa at saka yung anak ko. Yeah. Pati po ako ngayon, parang hindi ako, dahil lagi ako nasa labas, inom nang inom din po ako ng binigay niyo pong lagundi powder, which is yung happy cha. Tama. Okay, so salamat doon sa nag-text sa akin. At iniimbitahan ko din sila pumunta sa opisina para, you know, may mga konting relief ako ibinigay din sa kanila, sa mga riders. Kasi naawa ako eh. Yung iba, naisip natin siyempre yung mga nasa bahay yan. Pero sila yung nasa labas na diretso, nasa contact, di ba? So, we need to find ways din, no? Para matulungan natin sila. Oh. At tama ka, Ma'am Cathy, mahirap talaga na masira yung ating kidney. Kaya ang next topic natin next week, yung about detoxification tsaka yung how to cleanse yung ating kidney. Ay, excited ako dyan. So that ma-maintain natin yung normal function niya. At basta importante po, pagka nakakaramdam kayo, puntahan niyo yung doktor. No? Yeah. Huwag kayong matakot sa doktor, tutulungan naman kayo niyan. Okay? Kung wala kang pera, sabihin mo na kay Doc, wala akong, libre pa. Yung mga doktor na gano'n naman eh. Patak sa health center. Meron naman tayo mga mababait na doktor. Mga mababait naman yung mga yan. No? Kahit mga specialized doctor yan, they can accept yung mga pakiusap nila. Basta huwag naman laging gano'n. Diba? Oh, yung sa probinsya ka, di ba, binibigyan ng mga kung ano meron dyan. Anyway, so that's important for me. At talagang, sabi nga natin, uminom lang po kayo at kainin nyo lang yung tama, no? Na makakatulong talaga sa katawan nyo. Okay? Hindi porke sinabing, remember, even sa Facebook nga, di ba, ang dami-daming inalagay na lahat ng claims eh. Pagka ganyan ang claims na yan, sa totoo lang, hindi yan inaprubahan ng FDA. Kaya medyo magtanong kayo, kasi it will damage your kidney eventually. No? Or correct. Even your body system. Ay, importante po yan. It's really a warning. Dahil ayaw natin masira yung kidney natin. At dun po sa gustong makita yung aming plantation, inaanyayahan ko po kayo. Puntahan nyo po yung ating YouTube channel, Puno Sagit Buhay. And dun po, pinakita namin yung ganong kaganda yung ating plantation, ganong ka-control, no? Ganong hangin, ganong ang paligid. Dyan yung makikita. Of course, technology po kasi yung nasa loob ng processing plant. Kaya medyo pinag-iingatan namin yon. But what's important is FDA approved at ginagamit po tayo ng iba pang mga ito, mga facilities, no, para mag-improve ng gusto yung ating paggawa. Yan. Correct. Kaya it's always good na. At pinagtitiwalaan tayo ng mga malalaking kumpanya. Kagaya nga ng Revenue na gumagawa ng Plemex capsule, di ba? Kahit yung mga endorser,
makilalang tao, eh, talaga nagtitiwala rin siya. Kasi gumagaling yung mga pasyente. No? Oo. So, yun yun. Kaya abangan nila, one of our episodes, special episodes, ay pagka napasyalan po namin. Oh, ako po, lalo tayo. Na pag napasyalan ko po yung farm ni Sir Patrick, nako, ipapakita ko po sa inyo at kung paano po yung prosesong ginagawa po ni Sir Patrick para makita nyo po kung paano po talaga mapapatunayan na quality po. Even sa ibang episodes po ng Sagip Buhay, in fact, ay inilabas na po ng ni Sir Patrick at maging ni Dr. Ellen yung mga certification, third party certifications na katibayan na ang mga produkto o yung mga dahon na yan ay talagang certified, no? Certified na wala pong contamination, hindi po toxic at kumbaga walang molds and yeast, no? Yun yung isang sa mga naalala ko, Sir Patrick. Yes. Anyway, oras na para tayo magpaalam, Sir Patrick. Yes. Yeah, salamat sa inyo ang mga nakikinig, mga nanood, no, ng ating usapan ngayon sa Sagip Buhay, Dalay Kalusugan Kay Buhayan. Sana pa continuous kayong makinig sa amin at i-share niyo po yung ating YouTube channel po ng Sagip Buhay dahil nakakatulong po ito, no. At sana po ay pagkatiwalaan niyo kami sa aming mga topics at always seek doctors, no, at kung kailangan po talaga natin, no. At always like, share, and subscribe, no? At i-share niyo po ito sa inyong mga kaibigan dahil ang ating intention naman is really to help at maging makasagip tayo ng buhay na hindi mamatay, no? Lalo na sa panahon ngayon na may COVID, may dengue, may other sakit, right? So, wala naman tayong ibang gustong mangyari dito kundi mapabuti yung buhay natin. Lahat, no? Yes. Sa ganun, makapaghanap buhay tayo ng tama at matulungan natin yung ating mga pamilya. Okay? Kaya, maraming salamat po sa inyo at lagi niyo po kaming abangan sa ating Puno Sagip Buhay, sa ating Sagip Buhay YouTube channel at sa ating katipunan channel kay Ms. Cathy Cruz. Salamat sa iyo, Ma'am Cathy. Salamat. Thank you rin, Sir Patrick. It's an honor na makasama ka dito sa iyong palatuntunan sa Sagip Buhay. At syempre, sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po ngayon, ay sana nakapagbigay po kami ng mga kuntil-butil na kaalaman at paalala sa inyo para ingatan niyo po ang inyong katawan. Yes. Okay? Bye-bye, everyone! Say hi daw, sabi ni Dr. Ellen. Dr. Ellen! Stay safe! Inyong napakinggan si Patrick Roquel sa kanyang palatuntunang Sagip Buhay. Ang gabay ninyo sa kalusugan at kabuhayan. Sagip Buhay. Hanggang sa muling pagtatanghal. Alam nyo ba, ang chlorophyll ay nagbibigay ng lunti o green sa mga dahon na kinakain natin? Kaya dulot nito ay kalusugan sa ating lahat. Sa tamang proseso, gamit ang tamang temperatura sa pagtutuyo ng mga dahon, ay makukuha ang chlorophyll. Kaya narito na ang Immune Advance. Immune Advance. May sangkap na lagundi, Vitex Negundo, malunggay, vitamin C at zinc. Immune Advance. The Power Immunity Vitamin. Ang Immune Advance ay may quad power. May 4 times more immunity. Kaya advance ang kalusugan sa green. Immune Advance is a support for a healthy immune system. Another quality product of Rich Corp. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay. At mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Citronella Andas. Citronella Andas. Ang kauna-unahan at natatanging all-natural derma antibody spray na magbibigay proteksyon laban sa virus, bacteria, fungi at insekto. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. Panlaban sa pandemya at nakamamatay na mikrobyo, nagtataglay ng pure citronella grass oil at water extract o hydrosol dahil distillation ang paggawa nito. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. 100% oil and water from green.
green leaves of citronella, all natural ingredients, ang inyong pangkontra at depensa sa laganap at ginatatakutang mga sakit. Citronella and Dust all natural derma antibody spray. Protektado ka na, detoxifier pa, tanggal mga skin antigens, panayad sa skin o kutis mo, non-oily at hindi nakaka-dry. Citronella and Dust all natural derma antibody spray, a quality product of Rich Corp enriches lives. Rich Corp, hashtag Healthy Nation Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Citronella mag-aning maghanda. Citronella mag-aning maghanda ka. Huwag maawa sa lamok, patay na! Nang andas citronella, andas take it away. Andas citronella, natural take it away. Simple pelant gamitin, lamok ay patayin. Tara mag-andas citronella. Mosquito, I'll kill you with andas citronella spray. Mag-andas citronella. Mosquito, I'll kill you. Mag-andas citronella. Ika'y papatuyin. Citronella. Mosquito, I'll kill you. Mag-andas citronella. Mosquito, I'll kill you. Andas citronella. Mosquito.